Hi everyone. So ang question natin ngayon ay tungkol sa age average problem. Okay, so ang question ay galing sa Civil Service Exam 2023 community na FB group. So sabi niya, patulong naman po paano to sagutan. Okay, so ang question, the table below shows the data Steve collected while watching birds for 1 week. How many raptors did Steve see on Monday? So choices 6, 7, 8 or 10 raptors. So ito yung data natin sa Monday, ito yung hinahanap natin, blank siya. So Tuesday is 7, Wednesday 12, Thursday 11, Friday 4. Then ang mean niya, ang mean or average ay 8. So kapag given ang mean, nawawala yung isang data natin dito sa Monday. So parang isosolve natin yan pabalik. Okay, so meron tayong shortcut ang gagamitin natin dito. Then i-verify natin gamit ang formula para sa mean. Okay, sagutan na natin. Okay, so dagdag bawas yung technique na ginagamit ko dito. So ililista lang muna natin isa-isa. Yung Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, pwede nating ayusin, pwedeng smallest to largest or pwede namang hindi na. So depende sa inyo. Okay, so isulat ko na lang, ayusin ko na. So we have 4, 7, 4, 7, 11, and 12. 11 and then 12. So tapos ito yung mean natin or average 8. So ang ginagawa natin dito para mas madaling isolve, hindi na natin gagamitan ng formula. Kung ang mean ay 8, ipagpapalagay natin na lahat nung Monday to Friday ay gawin nating 8 lahat. Kasi kung 8 lahat ang Monday to Friday, automatic ang magiging average niyan ay 8 kapag 8 lahat yung numbers natin. Okay, so yun yung first step natin, gawin nating 8 lahat yung 5 natin. So ito hindi natin alam, ito yung hinahanap, lalagyan natin dito ng X. So ngayon, ito na nga yung tinatawag na dagdag bawas, i-compare natin lahat dito sa 8. So yung 8 naging 4, ano ba ang ginawa natin sa 8 para maging 4? Nag-subtract tayo ng 4. Okay, yung 8 naging 7, anong ginawa natin? Subtract tayo ng 1. Yung 11, so yung 8 naging 11, nag-add naman tayo ng 3. And then 8 naging 12, nag-add naman tayo dyan ng 4. So ngayon, ibabalansin natin itong negative tsaka itong positive. Kailangan balance yan para mag-min tayo ng 8. So i-add lang natin, negative 4 minus 1, we have negative 5. And then positive 3 plus 4, we have positive 7. So kailangan balance yan. So para mag-balance, kailangan parehas yan na parehas na 7, opposite ang sign. So yung kung ano yung mas malaking number. Positive 7, ito ay negative 5. So kulang tayo ng negative 2. Okay? So ngayon, itong kulang na negative 2, ima-minus natin dito sa 8. Kasi nga, balance dapat. So negative 2 dapat ito. So ngayon, balance na yan. Negative 4, negative 1, negative 2, that is negative 7. And then yung positive naman, positive 3, positive 4, positive 7. So dahil balance na yan, automatic ang average niyan ay 8. So therefore, itong x natin ay 8 minus 2, that is equal to 6. Okay? So ganun lang kasimple ang pag-solve using itong dagdag bawas method. So therefore, ang na-observe niya na raptors ay 6 dito sa Monday. Okay, so ngayon i-verify natin gamit ang formula. Ano ba ang formula ng mean? Ang formula ng mean ay summation of x over n. So i-add natin lahat ang 6, 7, 12, 11 at 4. Okay, so pag in-add natin 'yan, so pag partnering ko na lang. So 6 tsaka 4, that is 10. Tapos 7, 2, 1, another 10. So 20 na 'yon. So tas meron pa tayo ditong 10 tsaka another 10. So we have 40 divided by n. Ang n ay kung ilan sila? 1 2 3 4 5. So 40 divided by 5. Therefore, ang mean natin or ang average ay 40 divided by 5 equals 8, which is ito na nga 'yon. So therefore, na-verify natin kapag ang na-observe niya sa Monday ay 6, ang average nung 5 numbers na yon ay 8. So therefore, tama ang sagot natin na 6 raptors ang na-observe sa Monday. Okay, so I hope na gusto niyo explanation ko para dito sa problem na ito at nakatulong sana sa inyo ang shortcut ko na dagdag bawas sa pagkuha ng average. So thank you for watching at kung meron kayong mga math question na i-comment nyo lang po sa aking channel, pwede rin sa aking FB group or i-DM nyo ako sa aking messenger na RJ Ensenado. Bye-bye and God bless.